Sa kasalukuyan ay nakaharap pa rin ang NCSC sa ilang suliranin, gaya ng naantalang paglilipat ng mga gawain at programa para sa mga senior citizens na kasalukuyang ginagampanan pa ng DSWD. Makakaasa kayo na hindi kami tutugot hanggat hindi ito lubos ang natutupad. Upang ang layunin ng RA 11350 na ang komisyon ang gaganap sa mga gawain para sa nakatatanda ay tuluyang matupad. Una, naglabas na ng guidelines ang NCSC para sa registration and recognition ng mga senior citizens organizations na magbibigay daan upang ang libu-libong mga organisasyon ng mga senior citizen sa 42,029 na mga barangay, 1,489 na mga bayan, 145 mga lungsod, 81 mga lalawigan at 18 rehiyon sa buong Pilipinas ay magkaroon ng angkop na pagkakakilandan. Ang registration at recognition ng mga samahang ito ay magbibigay daan upang lalong maging aktibo ang mga nakatatanda at makapaglingkod sa mga komunidad patungo sa pagpapaunlad ng bansa. Magkakaroon ng layunin ang mga samahan na hindi nakasentro lamang sa paghingi ng ayuda. Kapag meron ng registration at recognition ang mga nasabing samahan, mas iigti ang pagnanais na maglingkod ng mga kasapi nito sapagkat magkakaroon ng pagkakakilanlan kung anong samahan ang kanilang kinabibilangan. Sa ibang dako, ang ating registration ng mga senior citizens online at offline ay nakalikom na ng 4 milyong mga registrants. Kapag ito ay nakumpleto, maraming mga suliranin ang mabibigyan ng solusyon. Halimbawa, kapag nagkaroon ng universal pension ang mga senior citizen alinsunod sa panukala ni Congresswoman Mila Magsaysay, agad-agad ay maibibigay natin sa Kongreso ang tamang bilang kung ilan ang mga senior citizen sa buong bansa base sa aktual na mga bilang ng nagparehistro. Isa pa, ang pagpapatupad ng Centenarian Act o Republic Act 10868 na nagbibigay ng 100,000 sa mga kababayan natin na nakarating ng 100 taon na sa kasalukuyan ay DSWD pa rin ang nagpapatupad kapag kumpleto na ang data ng registration, hindi na kailangan manghula o mag-target gaya ng ginagawa sa kasalukuyan ng DSWD sapagkat kulang nga sila sa data. Ang iba pang mga programa ng NCSC para sa pagpapaunlad ng mga nakatatanda, kagaya ng paglalaan ng panahon at pagkakataon na may ugnay ang mga senior citizen sa mga ahensya ng gobyerno, kagaya ng programa sa Hanap Buhay galing sa DOLE, sa TESDA at iba pa, na sa kasalukuyan ay maigting na isinasagawa ay kabilang sa mga mandato ng komisyon. Nariyan din ang ilulunsad na programa para sa pagsasanay o training program para sa tamang paraan ng pagkupulong o parliamentary procedures, project planning and management at effective communications na sa mga susunod na buwan na ilulunsad ng NCSC. Ito ay makakatulong sa ating mga kababayang senior citizens upang mas lalong maging epektibo sa mga sekular na gawain, bagay na nagpapahaba ng buhay. Muli, binabati kayo sa inyong pagdiriwang at huwag kayong magatubili na lumapit sa NCSC para sa kasagutan sa mga katanungan at tugon sa mga suliranin na nasasakop ng mandato ng komisyon. Mabuhay po at pagpalain tayong lahat ng may likha. Ang iTherapy ay isang physiotherapy device na ginagamit lamang ng bawat individual. Actually, ginagamit ito ng mga doktor katulad ko. Mm-hmm. I'm a practicing functional medicine. Mm-hmm. So, I deal with patients na from chronic diseases to cancer. No? And nakita ko mismo, nung ginamit ko ito sa mga pasyente ko, talagang natulungan sila sa pagpapagaling. Example, arthritis, diabetes, chronic kidney disease, no? Yung iba pati mga autoimmune system including cancer. And syempre para mas maintindihan ng lahat, ano ba itong device na grabe
Grabe, sobrang phenomenon, sobrang viral ngayon sa Facebook at sa lahat ng mga social media. And syempre, tatanungin natin, isa sa pinaka ginagalang, pinaka, ayan, nire-respeto. Yan, isa po siya sa isa po siyang OB-GYN, isa siyang perinatology, functional medicine, aesthetic medicine, and ngayon, isa na siyang frequency medicine doctor. Let's welcome Dr. Joey Sinsioco. Maraming salamat, Mentor Ana. At ito ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tukol sa frequency device na tinatawag nating iTeraCare. Pinagkakaguluhan ito kasi marami talagang natulungan. Ano ba itong iTeraCare? Ang iTeraCare ay isang physiotherapy device na binagamit lamang ng bawat individual. Actually, ginagamit ito ng mga doktor katulad ko. Mm-hmm. I'm a practicing functional medicine. Mm-hmm. So, I deal with patients na from chronic diseases to cancer. No? And nakita ko mismo, nung ginamit ko ito sa mga pasyente ko, talagang natulungan sila sa pagpapagali. Example, arthritis, diabetes, chronic kidney disease, no? Yung iba pati mga autoimmune system, including cancer, no, natulungan itong device na to. Ano ba ang laman nito? Yung iTeraCare system may tatlong component. Mm-hmm. Ang tawag dyan ay terahertz. Ang terahertz is a frequency na napaka-safe because it resonates with our body. Ibig sabihin, hindi nasisira ang normal cell. Mm-hmm. Ang nasisira ay cancer cells, bacteria, fungus, lahat ng toxins nasisira. Meron din itong quartz. Ang quartz naman ay nag-a-absorb ng energy para i-direct sa ating katawan. At yan ay nakikita natin kapag ang pasyente, halimbawa ay may pain, in about 30 minutes magugulat ka, no? Nawawala talaga yung pain. So, amazed na amazed, including us doctors, no? Sa resulta nito. And true enough, that's the very reason why marami rin doctors, no? Ang gumagamit na ngayon ng iTeraCare sa kanilang practice. Okay, Doc, napakaganda nung iTeraCare device. Pero tanong, Doc, paano ba siya nag-work? Okay, napakaganda ang tanong yan. Alam mo, itong ating device, para lang siyang blower kung titingnan mo, no? Mm-hmm. Paano ba talaga nakakatulong? Alam mo, yung pag-terahertz, yung terahertz ay pumapasok sa ating cell. Pag-usapan natin kasi ang explanation dito, cellular level. Mm-hmm. Kapag ang terahertz ay pumasok sa cell, yung pinaka-bacteria natin, yung mitochondria, ay na-energize. Siyempre, pagka na-energize ang cell, yung buong tissue, yung buong organ, at buong tao, yung katawan ng tao, ay gumaganda. Kaya nawawala yung inflammation, gumaganda ang circulation, natatanggal ang mga toxin, ang delivery ng oxygen maganda. Kaya, malaking tulong, especially kung ginamit na siya for about 15 to 30 minutes, depende kung anong klaseng device ang ginagamit mo. O, tanungin kita, ikaw ba, kung wala kang nararamdaman, gusto mo maging feeling young, malakas lagi ang katawan, at siyempre anti-aging. Ang isa sa pinakamagandang effect nito ay pag binlower natin yung spine sa likod, na stimulate ang production of stem cells. Alam naman natin ang stem cells, nakakabata, nakakalakas ang katawan, repair and replace damaged cells. So, importante kung ito ay ginagamit mo araw-araw, makikita mo yung big change in your aging, biological age, no? And yung system mo, gaganda talaga. Okay, Doc. Ang ganda pala niya, no? Lalo na yung mga gustong bumata. Siyempre, yung stem cell talagang sobrang sumikat yan, no? So, ito, hindi ka na iinom, mag-blower ka lang sa spinal cord. Parang tanong, Doc, meron ba yung mga side effect at pwede bang gamitin yan ng kahit sino? Yes, maganda tanong yan. Kasi pag gamit mo ng iTera, pwede itong gamitin ng mga bata, ng mga sanggol. Mm-hmm. Pwede rin itong gamitin ng mga senior citizen, lalo-lalo na yung may mga chronic illnesses. Mm-hmm. No? Tungkol sa side effect, wala pa akong nakita sa mga nabasa kong mga research papers and materials, including my own personal account. Mm-hmm. So, hopefully, wala tayong makikita ng side effect, even in the near future. Doc, ginagamit ba siya everyday? Yes, pwede siyang gamitin everyday, no? Depende kung anong gamit mo. 15 to 30 minutes or 45 minutes at most. You can also do this 2 times a day, at least 4 hours interval. Okay. Tapos siyempre, laging sila suggest namin, iinuman mo siya ng terahertz water.
Bakit? Ano ba yung terahertz water? Yung terahertz water, pag binlower mo yung water, ordinary mineral water or tap water no, na iniinom natin, nagiging maganda yung circulation. Gumaganda yung flow, hindi nagiging dikit-dikit yung mga red blood cells natin at malaking tulong ito, lalong-lalo na sa may mga heart disease, sa mga may brain problem, including diabetes. Doc, pwede bang malaman ano ba yung difference ng dalawang yan? Okay. Ito yung tinatawag nating pro, no? Mm-hmm. Ito yung pinaka-high-end, no? Ang paggamit mo nito, mas malakas ang kanyang terahertz frequency, no? At pwede mo siyang gamitin including yung kanyang heating ability in the next 5 hours, no? Meron tayong isa na premium, no? Pero, ang idagdag ko pala, kaya importante na gumamit ka ng pro because ito ay mayroong cold setting. Yung sabihin, pag cold setting, pwede mo siyang gamitin sa face, sa mata, mm-hmm. Including those yung mga cataract or glaucoma sa mga baby no na mai-irritate sa mainit na hangin no. At alam mo ba na pwedeng gamitin yung cold setting sa mga pets? Napakaganda. Wow, Doc, ang ganda pala niya no. So pwede rin pala yun sa mga lalo na anak ko mahilig sa ano no, sa pusa, sa aso. So pwede siyang gamitin sa mga pets. Oo. Alam mo ba na ginagamit ito sa mga veterinary clinics sa abroad? So, hopefully, pag nakita ito ng mga vet natin, ma-apply nila ito sa kanilang practice. Eh, Doc, sa mga fruits, vegetables, pwede rin ba yung gamitin? Yes, maganda. Kung mababalitaan mo lang, no, may mga gumagamit ito, yung kanilang mga fruits and veggies, hindi agad na sisira eh. Mm-hmm. Pagka binlower nila, bago nila ito itabi. Doc, sa napakadami mong kinuwento no, na sobrang nakaka-amaze, may mga proven ba tayo ng mga testimonies o kayo personally sa doctor, nagamit mo ba sa sarili niyo, sa pasyente? Oo, alam mo, unang-una ko itong ginamit sa anak ko. Yung anak ko kasi mayroong cholelithiasis o bato sa abdo. Mm-hmm. After 4 sessions, pag ulit ko ng ultrasound, nawala na yung cholelithiasis. Wow. So, paano mo i-explain yun? So, because meron mga study na pati kidney stones natatanggal ng terahertz. No? Meron din ako mga pasyente, diabetic, merong mga osteoarthritis, so, at meron din slip disc. Mm-hmm. Mataba kasi ito, kaya hirap na hirap yung kanyang tugon. Mm-hmm. And unang 30 minutes na ginamit ko to, nakalakad. Wow. Nawala yung basto, tanggal yung mga lipads, no? Tuntua siya. Ano ba, no? Sumunod kong siya nakita, nagkita kami sa mall. Wow. At siya na mismo ang nag-drive ng kanyang sasakyan. Wow. Na dati niya hindi nagagawa. Okay? Pero, pag titingnan mo sa yung mga mahilig magtingin sa internet, napakaraming research studies, published, no? At pinag-aralan siya talaga. So, ang terahertz talaga ay mayroong science kung bakit siya nakakatulong magpagaling ng tao. Wow. So, Doc, last question. Ito ba talagang lahat ng uri ng sakit matutulungan? Okay, sabi ko kanina, ang bottom line ng mga diseases is inflammation. Mm-hmm. Kapag na-address mo ang inflammation, halos karamihan ng sakit na ang dahilan ay inflammation, makakatulong ang iTeraCare. Wow. So, Doc, advice lang sa lahat ng mga tao na gusto matry ito, ano bang masasabi nyo? You know, for them to see yung beauty ng product. I highly recommend iTeraCare. Alam mo kung bakit? Sinasabi natin lagi na health is wealth, no? Hindi kailangan ikaw ay may sakit para gumamit ka ng iTeraCare. Ang preventive medicine is the best. Right. Nag-iisip tayo ng investment, nag-iisip tayo ng mga regalo sa ating mga loved ones, particularly our parents. For a Christmas gift, this is the best device. Alam nyo, mahal magpa-hospital eh. The most expensive bed is actually a hospital bed. Right. Okay, so this is a small price to pay, no, for being healthy. So please, try the iTeraCare system now.